Ano ba ang first question ni Michelle D sa ating mga searchies? Kung artista ang girlfriend mo, kaya mo bang mapanood na may kakisig-sig siya? Diba first? Ay, akala ko pinagpalit na. Sabi nila balik. Okay, go. Anong gusto mong itanong sa kanya? Go, Michelle. Oh, sige, yung number one na lang. Oh, sige. Para may mapaghahanda sila sa isa. Correct. Oh. First question. Anong gagawin mo kung ayaw ng nanay mo sa nanay ko? Oh, susubok ito sa nanay. Sa harapan yeah. mismo ni Miss Melanie mo sasagutin niya. No pressure. Oh. Kevin. Well, madali na naman gawa ng paraan yan. Siyempre. Iligpit silang dalawa. Anong klaseng paraan yan, Kevin? Anong klaseng paraan yan, Kevin? Yung mga moms kasi may mga activities silang favorite nilang gawin, di ba? So, hahanapin ko kung ano yung mga hobbies sila or favorite activities. So, in my case, kaya yung mom ko mahilig mag-pray, so mahilig din mag-shopping. Ay, tama-tama si Miss Melanie mahilig mag-mahjong. Parang so, wala dun sa sin... So, gagawa ko ng day na talagang makapag-pray sila together and then makapag-shopping. Siyempre, iti-treat ko rin sila kung ano yung mga gusto nila during that day. And then, yun, makapag-bond sila and hopefully, maging friend sila after that. Wow, that's nice. Paano mo i-invite si Miss Melanie kung sakasakali to join you? Ayan si Miss Melanie, nasa harap mo. So, sa lalapin nga. Hi, tita. Tita, you can call me. Hi, tita. Yung mom ko, actually, gusto may pag-hangout sa'yo. She's got a lot of things na pinlano. Gusto mo ba sumama? Anong sasagot mo, Miss Melanie? I'll think about it. Mommy, I'll think about it now. Nandiyan, mom mo? Ayan si mommy. Naku, sociality si mommy. Sumama doon. Ang paghaharap. Oo, mukhang kumakain sa mga mamahaling restaurant katulad ng Paris Retiro. Ay, masarap doon. Ayan si mommy, ang ganda rin, oh. Maganda ang family. Siyempre. Melanie, I'm the mom. I'll join Let's be friends. Gusto kayo sa party. Let's be friends. Let's be friends, Melanie. Tag team na sila, no? Oh, how cute. Join na ako. Oh, join na. That's so nice. Ganda ng mom ni Kevin. Thank you. Mukhang hindi gumagamit ng ano, plastic labo. Yung mga binibili sa... Sosyal. Okay. So, Martin. So, ano daw gagawin? Paano kung ayaw ng nanay mo sa nanay ni Michelle? Alam ko kasi yung gaano kahalaga si Miss Melanie kay Michelle. Tapos, sobrang halaga din sa akin ng mom ko. So, parang kay Kevin din, pipilitin ko na magkaroon sila ng mas marami pang time mag-usap, tsaka mag-bonding, kasi baka initial lang naman yung pagkaayaw niya, yung first impression lang naman yung ayaw niya. Baka pag mas malalim na yung usapan nila, magustuhan nila yung isa't isa. Kung hindi man, hindi ko naman ipipilit. At least ang goal ko siguro, maging civil sila sa isa't isa. Yeah. Ah, yeah. Tama. Diba? At least, diba? Maging civil. Pwede namang, hindi nyo masyadong bet ang isa't isa, pero hindi may respeto pa din naman. Correct. Diba? Yes. Ganda. Oliver! I think yung gawin ko, I'll ask them both to spend time together. I know my mom. I love my mom. She's a very lovable person. Saka si Ma'am Melanie, I'm pretty sure she's a lovable person as well. Understanding din naman ako na paminsan mag-clash talaga yung personalities ng mga tao. And since love is all about sacrifice, that's what I think maybe both of them can sacrifice to at least keep it civil, hopefully, para may future kami, possibly. Oh. Paano kung idemanda ng nanay mo si Melanie? Bakit naman idemanda? Pataabot sa ganon! Umabot sa ganon. Tapos siya yung kinuha lawyer ni Miss Melanie. Oh, kinukuha ka pareho ng nanay mo at ni Miss Melanie. Conflict of interest. Oh, conflict of interest. Pwede yun. Isa lang naman masasabi ko dyan. Anong masasabi mo? If there's a will, there's a way. Yeah! Ganon. Ganon. If there's a will, there's a driver. Huh? If there's a way. If there's a will, there's a jacket. Iba yun! Baliw ka. Ano ka ba? Oh, ano ba? Magti-TV5 show. Charot lang. Charot. Okay, there's a will, there's a way. Pero, tanungin na natin si Michelle. Okay. Sino sa kanilang tatlo na yung narinig mo yung kasagutan, parang nakuha yung loob mo at gusto mong maging ka-close? Si... Attorney.
Si attorney bibigyan ng first green flag, si Oliver! Why? Kasi ako, syempre, I graduated psychology, di ba? So, pinapakinggan ko kung paano nila kine-carry yung sarili nila. And you can hear that. So, parang yung sagot niya yung pinaka-level-headed, pinaka-composed, and swank sa situation ko. If mangyari yun. Pasado ba yung pinili, yung decision ni Michelle, Miss Melanie? Okay sa'yo yun? Approve? Matalino talaga anak ko. Siyempre. Nakuha niya yung hint ko sa kanya. Wow. Masaya ka ba para kay Michelle o ginagamit mo lang si Michelle para mas maging malapit kay Oliver? Ganun din yun. Okay, one green flag for Oliver. Woo! Next question, Michelle. Next question. If you would be given a chance na may ipagbawal sa akin, ano yun at bakit? Interesting. Ipagbabawal mo sa akin. Oo. Tingnan natin kung aprobado kay Michelle yan. Kung may ipagbabawal ka daw kay Michelle, ano yun at bakit? Kevin. Si Michelle, hindi ko siya papayagan umuwi na late. Bakit? Bakit? Kasi gusto ko, ako yung magsusundo sa kanya. So, kahit anong oras yan, after work, I'll be there para safe siya pa uwi. Okay, linawin lang natin. Hindi mo siya papayagang umuwi ng late. Hindi mo siya papayagang umuwing mag-isa ng late. Yun na pala. Mag-isa ng late. Okay. Kasi susunduin niya kahit late daw eh. Oo, yeah. Susunduin niya si Michelle. Thank you for clarifying. Akala ko sa culture. Oh, kasi sabi niya, naku, tatakbo na ako. Red flag kay Michelle ako. Oh, red flag yun. No. Eh, paano kung magpapasundo rin si Miss Melanie sa'yo? Sino pipiunahin mo? Oh. Si Michelle o si Miss Melanie? Si Michelle nasa BGC, si Miss Melanie nasa Pagudpod, Ilocos Sur. Layo. Sino uunahin mo, Kevin? So, pag mag-hire na ako ng driver, tapos kung sino na mauna, yun yung susunduin ko. Yung alam mo kung sino i-hire ng driver? Si Oliver, pasundo mo si Miss Melanie. Okay, thank you, Kevin. Okay. Martin? Sabi niya kanina, nung in a relationship siya, pinagbawalan siya sa career. Pagbabawal ko na, ilimit niya yung sarili niya sa career kahit nasa in a relationship. Kasi alam natin yung potential ni Michelle, so gusto ko kahit nasa relationship, hindi mapipigilan yung mga ginagawa niya. Kumbaga, meron pa rin understanding dun sa mga ginagawa ng both parties. Ganun. Pagbabawalan niya, pero positibong pagbabawal. Pagbabawalan kitang limitahan mo ang mga kaya mong gawin. Yeah. Gando. Nanalo, napo. Oliver. I guess I would never ask her to stop chasing her dreams. Even if that means we would spend less time together. I understand how important her goals are for her, her career. So I could never ask her to make that sort of sacrifice. Because I believe that our relationship should add to your life and not take away from it. Grabe yun. Ah, grabe. Ilang taong ka na? 32 po. Pwede ko pang sumali sa Miss Universe Philippines. Yung maganyang sagutan, ilalaban ko to die. Oo. Kaya mo mag-swimsuit? Kaya mo mag-swimsuit? Parang muntik na ako sumilip. Oo, diba? Grabe yung sagutan. Lahat pwede na sa Miss Universe, pero parang bawal pa rin ata ang lalaki. Oh, yeah, sa Pilipinas. Pero ang ganda namang sinabi nilang tatlo. Pero kaya kailangan mong pumili at magbigay ng green flag sa isa sa kanila. Ako. Sabi ko, my gosh, ang hirap. Kasi mahalagang question to sa akin I'll go for Martin. Why? Siyempre kasi nabanggit niya na malaki daw yung potential ko, tapos isusupport niya. Pagbabawalan niya ako to limit myself. So, pasok. Pasok. Oo, yun talaga siya eh. Kasi ano, empowered si Michelle eh. Hindi siya papayag na malimit siya. Correct. So, congrats Martin. May green flag ka na din. Nako, meron pang third question, Kevin. Lumaban ka, yung nanay mo nagro-rosaryo na. last question. Nako, ayan. Kung artista ang girlfriend mo, kaya mo bang mapanood na may kakissing or love scene siya? Kevin. Yes, syempre. Kasi alam ko naman yung mga pelikula natin, yung mga TV shows and movies. Lahat yan, art naman yan. And they're doing that for the art and for the fans especially, diba? So, yung mga, doon nagiging masaya yung mga tao. So, if they're bringing joy to the whole nation, edi go ako doon. Wow. Proud to pray yun, nanay. Pumalakpak talaga. Yes. Pero, papayagan mo. Pero, can you watch?
kaya mong panoorin yung girlfriend mo sa screen na may ka-kissing or ka-love scene? Yes pa rin. Kasi syempre, movie ngayon, pinaghirapan niya. So, papanoorin ko talaga every second na movie na yan. So, bravo. Martin! Yes, papayagan ko. Pero pag pinapanood ko na, pipikit ako ng konti dun sa kissing scene. Yan, oh. Kasi may ano pa rin eh. May konting, syempre. Effect naman. May effect, maapektuhan ka pa rin. So, papayagan ko pa rin. Mm. That's very real. Yes. No, yung papayagan pero syempre hindi mo na maaalis kung may hindi komportable ng kaunti, oh. 'Di ba? Bakit yung ex ko? Ano? So may kakissing scene ako sa movie ko. So nung dumating na sa Thanksgiving party ko yung actor na to, tsaka kasama yung boyfriend, nakilala niyang lahat, kasama ko siya sa teleserye ngayon. Gustong suntukin ng ex ko yung co-actor ko na best friend ko. Hindi niya matanggap na may dumadampi sa iyong labi. Pero siyempre, trabaho lang. Oo. Diba? Gusto niya suntukin. Sabi ko, hala. Kung ganun, unang-una pa, that lipstick pa lang inaway niya na. Kasi dumampi una pa sa lang, labi. Victory party ko. Pangalawa, siyempre, lahat ng tao dun magko-congratulate sa akin and sa kanya. Inaway niya lahat ng tao dun. Oo. Yun, kinick out ko tuloy siya. So, malayong-malayo yun sa sinagot ni Martin. Oo, di ba? Mm-hmm. Si Oliver na. Kayang-kaya naman. I fully understand na kasama naman yan sa showbiz, yung kissing scenes. And I'm confident in myself. I'm secure in myself din naman. And I fully believe na malakas naman talaga yung foundation ng relationship ng girlfriend ko so that I shouldn't be worried about a kissing scene with someone else because I know that that's just part of her job. Nagpapaseminar ka minsan, Oliver. Sa mga networking, ganyan. Maganda siya mag-explain. Maganda lang mag-explain. So! Naku! Michelle? Ang may dalawang green flag, no? Yeah. Mananalo. Paano kapag tatlo silang may green flag? Ay, nako. Yung nanay mo ang makikinabang. Si Miss Melanie. Wala kang mapapa. Susuportahan mo lang yung nanay mo. Bibigyan mo siya ng pang-RFID pag nagtagaytay sila. Ganun. So dito sa Q&A na to, pwede ka na lang ipasa ang mic mo. Para siya lang sumagot sa tanong. So, last green flag na to. Miss Melanie, meron ka bang gustong i-push kay Michelle na piliin niya na? Well, anak, alam mo naman ako, hindi naman ako mahilig talaga sa gwapo, pero sa matalino gusto ko kasi gusto ko may nagpapatawa sa akin. At baka marami ako natututunan. Pogi naman yung tatay ko, mama. Pogi naman tatay ko, di ba? So, sino po ang ipupush mo kay Michelle? Baka sakaling ma-influence mo siya. Yung sa tingin mong matalino at magpapatawa sa'yo. At hindi possessive. Sino po sa tatlo? Someone who's, you know, who will understand you. Sino nga po, Miss Melanie? Hirap po rin. Hirap po kausap. Charot lang. Si ano? So, bahala na si Michelle. Si ano? Si ano? Ay, Michelle, nasa iyo daw. Pinalik sa akin ang mic. Miss Melanie. Alam mo, sa tanong kasi na to, isa lang ang sumagot sa gusto kong marinig. Sino yun? Kahit gusto ko sila bigyan ng green flag lahat para pantay at para sa nanay ko ng desisyon, I'd have to give it to Oliver. Oliver! Oh. So, nakadalawang green flag si Oliver. Si Oliver na ang makaka-date ni Michelle! Pwede ko masagutin kung bakit? Ha? Bakit? Kasi yung sagot niya, secure siya sa sarili niya. Mm. That's so important. That's so important. Hindi pwedeng insecure ang karelasyon mo. Especially pag artista. Yeah. At dahil ganun ka kasecure sa sarili mo, gusto mo yung kapartner mo kung sakali, secure ganun din. Secure din. Dapat ganun. Ganun. Congrats, yan. Oliver! Alright! Eto naman ang mga searching hindi mo napili. Kaya searching number one, Kevin, magpakilala ka na kay Michelle. Hi, Michelle. Oh! May gusto kang sabihin kay Michelle, Kevin. Michelle, thank you for this opportunity. Masaya nung kahit yung date natin, yung usap natin, na-enjoy ko naman. And I hope you enjoy yung date mo with Oliver. Thank you. Thank you, Kevin! Kevin, dito ka sa gitna ni Sean at saka ni Lassie. May itsura, pero gusto ko sana tumayo sa tabi niya. Para high test lang. Wag na daw. Wag na daw. Thank you. All, Michelle, ito namang hindi po pang napili si Martin. Ito yung sinabi ko na bobosesan ko, no? Feeling ko, kakilala. Hello, Michelle.
Good to see you, Michelle, again. Good to see you, Martin. Okay. Thank you for, again, the opportunity. And thank you for the green flag earlier. Sana maging masaya yung date nyo ni Oliver. And if ever na mag-flourish yun, you know, I hope you have a great time together. So, yeah. Thank you, Martin. Thank you, Michelle. Thank you, Martin. Bago natin ipakilala si Michelle kay Oliver, pakinggan muna natin, special ang magiging mensahe ni Miss Melanie Marquez sa kanyang anak na si Michelle. Pwede na ba ako humarap? Hindi pa. Si mommy mo ang pupunta sa front mo. Miss Melanie, ano ang message niyo kay Michelle? I'm so glad na ang dali-dali mo makuha yung hint ko. I'm really, really grateful to God to have you in my life. Thank you for loving me, anak. I love you, Mom. Miss Melanie, pwede mo nang lapitan si Miss Oliver. Ano pong gusto niyo sabihin kay Oliver bago natin siya ipakilala sa iyong anak? May lipstick lang yung kiss ko. Ayan. Okay. Si Oliver? Yeah, pwede po niyo pong lapitan. Nakakatakot yung lapit ni Miss Melanie. Para paglapit, sinong tatay mo? Well, you know something? I really like you because, first of all, you're a lawyer. And I hope you're not a liar. Hindi naman. But nevertheless, huwag ka matakot sa akin because I will not judge you. You are not a bull. So that's why. Thank you so much. Thank you, Miss Melanie. Oliver, pwede ka nang umupo sa likod ni Michelle. Si Miss Melanie, i-assist mo na ni Jong. Miss Melanie, dito po kayo. Yeah. Miss Melanie, salamat po, pero huwag pong malikot. Jong, samahan mo si Miss Melanie. Isama mo siya sa atin. Miss Melanie, dito po. Halika, mag-banding tayo, Miss Melanie. Eto na.